nalagay muna natin yung kanyas. Sumunod, eto mga isda, ihiwain nyo muna siya sa gilid. And then, ipa-flat ninyo. Ipa-flat nyo siya hanggang sa mabuka yung pagkakahiwa. Ayan. Pagkatapos niyan, lalagyan nyo siyempre ng asin. Tapos lalagay nyo siya dyan. Lahat yan lalagyan nyo ng asin. Para kasi masarap. Then, lalagyan nyo ng taba. Pero mas maganda yan if yung taba is nasa ilalim. Guys, sa ilalim ng tabaha, huwag yung ilalagay sa ibabaw ng isda kasi mas masarap yun pag dulog na dulog. Tapos, itong nor cubes at saka bawang at sibuyas, then lalagyan natin siya ng water. Dapat ay chunan niya. Tapos yung water niya is dapat hanggang dito lang. Every time na mababawasan yung tubig niya, lalagyan niyo ulit. Naamoy niyo siya. Silipin niyo siya. Sige mga 30 minutes. Yan. Mamaya, pagkukunti na lang yung sabaw niya, as in kukunti na lang, dadagdagan natin ulit siya ng sabaw tulad ng pinakita ko sa inyo mamaya. Kasi mas masarap yan kung malambot na malambot yung buto niya. Pitingin natin kung konti na lang yung sabaw. Yan. Konti na lang pala yung sabaw. Sarap-sarap na siya. Lagyan natin na konti yung sabaw. Siguro tama. Konti na lang yung sabaw niya. At yung konti na lang at medyo brown-brown na siya yung sabaw niya, pwede na natin siya patay. After 1.5 hours, pwede na natin po medyo na kanya. Yan na po itsura niya. Pwede na po siya patayin. Pwede na po siyang kainin. Thank you for watching.